In this tutorial, malalaman mo kung ano yung tinatawag na sales funnel, gaano siya kaimportante at ano yung kanyang anatomy. Hey everyone, Carlos Obado here. I'm a digital marketing expert who specializes in lead generation. I have worked with various digital marketing agencies before doing SEO, PPC, Facebook ads, and Google ads. At ngayon, I want to share with you lahat ng mga learnings ko over the years about digital marketing. Hey guys, so last time, diniscuss natin kung ano nga ba yung sales funnel, no? Basically, sales funnel is also known as the customer's journey bago sila mag-make ng purchase. And very crucial siya kung gusto mong mag-digital marketing, no? Kasi siya yung pinaka-foundation ng digital marketing. Dahil dyan nakadepende kung paano mo mayu-utilize yung different advertising platforms tulad ni Facebook, ni Google Ads, Instagram, YouTube, and so on and so forth, no? Nakarely yan lahat dun sa understanding mo ng sales funnel dahil dun mo sila imi-meet or i-intercept kung nasan sila sa funnel na yun. Para, of course, ultimately, ang goal mo is ma-convert sila into a customer or at least leads, di ba? So, ito yung illustration, simple illustration ng sales funnel with different stages. So, kung mapapansin nyo, at the top, from awareness, discovery, evaluation, and intent, yan yung tinatawag natin na consideration stage bago sila mag-make ng purchase. And sa terms ni Facebook, yan yung itsura niya, no? Translated dyan dun sa different ad objectives ni Facebook. Yan yung simplified, kumbaga, na funnel. And para mas maintindihan mo ng maayos, no, to get a bird's eye view, I'm gonna show you this funnel, sales funnel illustrator or simulator. No? So, sa una, lagi tayong may traffic source. So, in this scenario, Google Ads yung ating main traffic source. So, dinadrive natin yung traffic into a landing page. And ang landing page, it could be an opt-in page para makuha mo lang yung leads. And it could also be a sales page kung saan meron ka ng ino-offer na product and they can buy right away. And ang standard niyan, after nila mag-opt-in sa page or bumili, no, lagi tayong merong thank you page. Just like this one. And very crucial yan dahil dyan mo nilalagay yung tinatawag natin na conversion tracking. Ibig sabihin, pagka nakita nila yan, ibig sabihin, nag-make sila ng purchase or nag-opt-in sila as a lead. Alright? So, pag nakita nila yung page na yan, matatrack sila as a conversion. Anong itsura niyan sa Google Ads dashboard? Ito yan. Yung column na yan. At sa Facebook Ads dashboard, ito yan, yung cost per result. So, kaya siya yung standard, no? And then, so, itong funnel na to, simplified funnel. Doon sa lahat ng nag-visit doon sa iyong opt-in page o sales page, no? It's also highly recommended na i-retarget mo sila. Lalo yung mga hindi nag-convert at hindi nakakita ng thank you page. Paano natin gagawin yan? Lalagay tayo ng retargeting ads. So basically, naka-install si Facebook Pixel dito sa page na to. And kung Google naman, ang equivalent niyan is yung remarketing, no? May remarketing code na nakalagay dyan para pwede mo silang habulin doon sa iba't ibang websites, sa display networks, no? And si Facebook, lagay natin siya. So, yan, may retargeting tayo. May offer tayo doon sa mga hindi nag-convert. And pwede nating dagdagan yan, no? Lagay natin si Google Remarketing, no? Ayun, Google Ads, piliin natin. Okay. So, i-add natin siya, i-close natin. Ang logic naman behind that is dahil nagpakita na sila ng interest dito sa opt-in page natin, dito sa funnel na to, medyo
nandun na sila sa bandang baba, no? Pwedeng nandun na sila sa evaluation and intent. Alright? So, ibig sabihin, warm na sila. So, pag nag-retarget ka ng ads, mas likely na makakuha ka ng conversions. No? Pwede mong sundutan ng discount coupon, something like that, no? Or pwede kang mag-ads gamit si Facebook ng something na makukuha mo yung trust nila, no? Something that will increase your credibility. Ano yung mga yan? Pwedeng customer testimonials, pwedeng FAQ, pwedeng customer reviews, no? Pwedeng awards ng company mo na ipapakita mo sa kanila para makuha mo yung loob nila. At kumbaga, mawala yung agam-agam nila. Na, kasi kung di sila nag-convert, pwedeng may mga questions sila na legit ba tong company na to? Masasolve ba nitong company na to o ng service na to yung problema ko? So, yun yung tinatry mong i-address, no? Sa retargeting. And then, of course, same case, sa lahat ng mga nag-convert, maganda rin maglagay dyan ng retargeting, no? So, anong lalagay natin dyan ng retargeting? So, unang-una, since nag-opt-in sila, binigay nila, ibig sabihin, yung kanilang name and yung email address, at least. So, pwede ka nang maglagay nung email nurture system. So, nakakonect yan sa yung email automation system, pwedeng active campaign, pwedeng MailChimp, no? Maraming email automation systems na pwede mong gamitin. So dito, pwede mo ring i-simulate kung ano yung open rate, yung revisit rate. Pero of course, hindi natin gagalawin muna yan. Let's leave it as is. Alright? And ano pa yung pwedeng ilagay dyan? Pwede ka maglagay ng upsell. So, dagdag natin yon, dagdag tayo ng upsell. Upsell using Facebook ads. Alright? Assuming, especially, no, na sales page itong landing page mo, no? So, ibig sabihin, bumili na sila. Ngayon, tatarget ka ngayon sa email and also Facebook ads ng upsell. Something related dun sa unang product na binili nila. Alright? Nakikita nyo yung bird's eye view. Very clear. Ang unang entry, ang main traffic source is Google Ads. Or pwede rin Facebook ads, no? It's up to you, no? Kung ano yung mas gamay mo na platform. And then, pumunta siya sa landing page. Pwedeng opt-in page siya. Pwedeng lead form, kung saan may lead magnet, pwedeng sales page, pwedeng webinar registration page, no? So, pag opt-in niya, or rather, pag land niya sa page, natatrack mo na siya, no? Dahil meron ka in-install na tracking code within the landing page, no? And then, dun sa landing page, lahat ng mga hindi nag-convert, masesegment mo siya, pwede mo siyang gawing custom audience dun sa Facebook using Facebook ads. And also, remarketing list para dun sa Google Ads. No? Pwede mo silang habulin on other websites. Yun yung nakikita nyo na ads pagka nag-visit kayo ng iba't ibang websites. No? Sila Rappler. Let's say Rappler, no? Yung mga blogs nila, no? May mga ads yan. Kagaya nito. And ayan. No? Magagamit mo yan using Google Ads, no? Display yan. Display ads. So, kung mapapansin nyo, pag may binisit kayo minsan na website and product page, pag browse nyo sa ibang websites, makikita nyo, hinahabol kayo. Kagaya nito, Shopee. Kasi, nag-visit ako sa Shopee, hinahabol nila ako. Nakatrack ka sa kanila. So, that's how it works, no? And then, dun sa mga nag-opt-in o sa mga bumili na, no? Pwede mong
pwede ka mag-retarget using email. And also, Facebook ads. Okay? For mga bumili na, pwede ka mag-upsell or magbigay ng discount coupons para sa mga future purchases. No? Yun yung mga pwede mong gawin.